Yo, what is up guys? Into is back and we're back for another video. Today's video we're going to unbox my very first gaming keyboard. Alright, sobrang tagal kong pinag-isipan kung ano yung bibiliin kong keyboard. Kung eto bang Huntsman Mini or yung Huntsman Tournament Edition. Gusto ko kasi hindi masyado maingay since sa kwarto lang nakalagay yung setup ko. Gusto ko yung hindi ganun kaingay kasi siyempre, pag may tulog, ang hirap gumamit ng computer, di ba? Research ako, nanood ako ng napakaraming reviews between Tournament Edition and Huntsman Mini. Tapos sa mga review, parang mas gusto ko talaga yung tunog ng Tournament Edition. Kasi parang ang solid, ang smooth. Kasi pag sa mga review na napapanood ko, itong Huntsman Mini, may parang rattle kada pinipress nila yung mga keys, lalo na yung space bar, may mga rattle. Sabi ko, sige na, final na, Tournament Edition na. Pero hindi pa rin. Nag-research naman ako sa website ng Razer. Yan. Nalaman ko, etong Tournament Edition at Huntsman Mini, magkaiba pa yung generation nila ng linear, red linear optical switches. Nasa Tournament Edition, yung first version. Ito yung second edition nila na mas tahimik, mas tahimik. Huwag na natin palagalin. Buksan na natin para malaman natin kung tahimik nga ba talaga. By the way, ito yung pinakauna nating mechanical gaming keyboard, man. So, ayan. Buksan na natin ito. Huwag na natin patagalin. Alright. Tanggal ko na yung seal niya kanina. So, meron siyang manual. For gamers by gamers. So, ito yung Type-C USB cable na braided. Yan. So, syempre, Razer, they have their signature USB colors. The one with the light green. Light green naman ba? Neon green. So, yun lang yung laman ng box. Manual. USB Type-C cable. Braided siya, men. Good quality. Sobrang high quality ng cable niya. Men. Sobrang sakto. Alam ko parang 1 pound nga. 1 pound ba ito? Pero sabi nila sa mga review parang ano daw? Ang cheap para daw sa presyo niya. Parang hindi naman. Buksan na natin. So, ayan. Ito na yung ating keyboard. Ayan. So, 60% keyboard. Wala siyang arrow keys, number pad, function keys. Ito na yun. Ito yung 60%. The best to sa mga maliliit yung space. Pares ng akin. Maliit lang yung gaming table ko. Best choice talaga to. So, ayan. Sa likod niya. Merong aluminum plated na ano. Nakalagay pa rin. For gamers by gamers. Tapos, meron siyang rubberized foot. So, apat na sulok. Tapos, meron siyang height adjustment. Yung height adjustment niya, meron siyang 1. Anong ito? Meron 6 degrees. And then, 9 degrees. Yan. So, nasa yun ah. Kung saan ka mas komportable, di ba? Man, ang sarap naman pindutin na ito. Yung mga first time nagkaroon ng gaming keyboard talagang ganito ginagawa eh. Shit! Ibang-iba yung pakiramdam dito, men. Sa kabila. So, testing na natin. Saksak na natin to, men. Huwag na natin patagalin. Nang malaman. At ayun na nga, namatay yung camera natin. Namatay yung camera natin, nadagi natin pag saksak natin ng cable. So, ito na nga. Bali, ito yung dito mo siya ipa-plug. Yung Type-C cable niya.
So, put it here. Fuck. Ayan na siya, men. Umiilaw na. Hindi lang ganun ka-bright yung ilaw niya or hindi ko alam kung may siset pa to. Pero, the feels, man. Ang solid, ang sarap na mga pindutin na ito. So, bali, napaka-sensitive nga pala ng keyboard na to. So, 1mm lang yung actuation ba yun? Basta yung kung paano, 1mm lang na mapindot mo siya, ma-activate na yung, mare-register na yung press kasi nga, laser siya, may laser siya, hindi siya yung kailangan ibo-bottom out mo para mag-register yung press nung keyboard. So, ayan, basta yung laser na yun tayo. Yun na yun, ang hirap mag-explain, man. Tanggalin nga, makita natin yung switch. So, pag pinito yung function key, yan, lalabas yung mga, meron kasi siyang mga, ano sa ilalim ng keyboard yan. Yung mga dedicated. So, since wala, 60% keyboard siya, kita mo na dyan yung page up, page down, home, delete, F9, F1, F1, sa yun na yun. Yan. Mukhang mag-i-enjoy ako di sa keyboard na to, men. Hanggang na lang yung video natin. Peace out.